Ana. Sabi nila, mabait, masipag, at matulungin akong tao. Idol ko kasi ang mama ko. Kaya lang, dumating ang panahon na nagkaroon ako ng problema. Hindi ko kinaya. At ang panahon na yun, may mga bagay akong ginawa na di ko lubos maisip na magagawa ko ang mga yun. May magnanakaw nga.
ikaw? Siyempre, bahay ko to. Karapatan ko umuwi rito. Bakit? Para sabihin ko sa'yo, matagal ka nang nawala ng karapatan na umuwi dito sa pamamahay na to. Bakit ganyan ka magsalita? Ano naman bang problema? Pagod ako, kakauwi ko lang. Pagpahingin mo naman ako. Kauuwi mo lang? Pagpahingahin? Pinapatawa mo ba ako? Ha? Anong gusto mo? Uuwi ka lang dito pag gusto mo. Uuwi ka lang dito pag nasasabi mo na wala na, wala ka ng babae doon. Sinamisahin mo babae ko? Ba't nagka nga ganyan ka? Huwag mo akong pinaglololoko. Bakit? Dahil kahit hindi mo sabihin, alam ko may babae ka. Asan ang patunay mo? Hindi ko kinakailangan patunayan yun. Alam mo, tamang inala ka lang. Kung ano naman iniisip, may mahal ko kayo, pamilya ko kayo. Ikaw lang talaga nag-isip ng buwan ako. Tinungaling ka? Kailan ka pa nagmahal? Alam mo, Jonary, ikaw lang naman eh. Kailangan pamilya kong mahal ko. Bakit ba nagkakaganyan niya? Kamahal naman kita eh. Sira ulo ka ba, ha? Matapos kong makita kang may kahalikan, may... Masasabi mo mahal mo ako? Pinsan ko lang yun. Pinsan mo? Kahalikan mo? Nababaliw ka na ba? Aalis na kasi siya. Nagpapaalam siya. So, matagal na naman din magkikita. Kaya nalikan ko lang. Huwag mo akong gawing tanga dahil hindi ako tanga. Wala ka ng anak. Wala ka ng asawa. Ka lumayos ka dito. Alam mo, mahal ko kayo. Hindi ko magagawa. Hindi! Lumayos ka dito. Hindi. Mami, wala ka na lang. Wala ko. Lagi na lang ba kayo mag-aaway? Hindi mo lagi na lang ganyan. Huwag mo akong sinitiraan sa anak mo, ha? Wala akong karapangang siraan ako dahil una-una sa lahat, ikaw ang may pagkakamali dito! Adik yan naman to! Adik yan naman mo! You should go upstairs! Pwede din ako ng pamilya ko, kaya kailangan kumarin ko, anong pag-uusapan nyo? Eh kasi itong nanay mo, kung ano mga sinasabi sa akin, nahalikang, please and take some ngayon nahalikang ko. Hindi, huwag mo akong gawin pa kaya kinalaan mo ang pamilya ko! Alam mo... You should go upstairs, wala akong kinalaman dito, hindi mo kinakailangan. Talaga! Nagugulat ako sa inyo! Ana, you should go upstairs! Alam mo, anak, sa pamilyang to, wala naman ako ibang ninais kung mapaayos pa. Itong nanay mo lang talaga. Wala kang ginawang ma... Laki na nanay mo na mawaway! Itong ano nanay mo, nanay mo, itong nanay mo yung problema. Go upstairs, Ana. Wala kang kinalaman dito. Wala akong alam sa inyo. Ayan, Ana! Ayan, bata, natatama niya si ginagawa mo. Huwag ka pa nang babalik dito sa pamamahay mo. Bahay ko to, bahay to ng anak ko at hindi ka namin kailangan. Hindi ko magagawa yun. Lumayos ka dito. Hindi ko magagawa yun. Get out! Hindi ko magagawa yun. Get out! Bakit kasi kailangan pang mayanit ko sa'yo, no? Pasensya ka na, ha? Nahirap na tayo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng pera kung saan gagawin ko. Pero kinakaya mo pa din para gumaling ka. Pasensya mo na si nanay, ha? Pero gagawin ko lahat para gumaling ka, na sana kayanin mo sana gumaling ka. Kasi alam ko na tama ka. Good morning, Miss. Good morning, Tudor. Check ko lang po yung patient. Gusto ko yung kalagayan ng anak ko po. Last time you checked the patient po, malala na po talaga yung sakit ng anak ko sa puso. And sa ngayon po, kailangan na po siyang operahan. Magkano po yung kailangan? Aabot po siya ng 300,000. Pero huwag po kayo mag-alala doon. Kasi kasama na po yung bills dito sa ospital, yung mga gamot, tsaka yung mga kailangan pa sa operation. Bro, pwede po bang bigyan niyo po ko ng konting panahon, ng konting palugi para maghanap po ng pera sa ano ko kasi walang-wala po kami ngayon doon. Ikaw ang bahala, Mrs. Pero ako po, sinasabi ko lang po sa iyo na kailangan na po operahan ng anak niya. Kasi nanghihina na po yung patient. Ako lang yung Mrs.
Sige po, maghahanap po ako ng paraan para pagamot po yung anak ko agad-agad. Yes po, as soon as possible po talaga, kailangan na po talaga siyang maoperahan. Ginagawa ko lang po yung trabaho ko as a doctor. Wala na po akong magagawa. Sorry. Maraming salamat po. No, no, no. Sir, hindi po sila naabutan, sir. O, sige, Mrs. Mabilis po sila nakataas. Halika na sa presinto at doon ka na mag-report. Pero ko po, ma. Kami pong bahala gagawin namin lahat. Dali nyo nyo ko kayo. Tama ba, grami nito? Ano naman? Sino? Ito ako. Sakto ba yan? Sakto yan. Bilangin nyo. Bilisan nyo, bilisan nyo. Sige, maulan ako sa inyo. Ano ba? Oo, ang ganda mo kaya. Ano ang ganda? Oh, si Ana. Oh, Ana.
ka dito? Tignan mo to. Bagong trip. Hindi ko alam eh. Upo ka dito. Ah, ano ang salamit? Ito yung tinatawag na pato. Patong buhay. Tignan mo ah. Ganto lang. Ah! Ano naman? Ano ba? Hindi ko alam. Blah! Hindi ko alam. Sa'yo na yan. Sige. Hindi mo. Hindi mo na. Ay, malukot din yan. Yan. Alam mo yan. Sige pa. Namaya, nasa heavy na tayo. Yan. Yeah. Harap, diba? Harap. Harap. Naman, iubos mo eh. Thank you.
ikaw? Anong ikaw? Wala akong nakita. Ano naman? Siya yung kumuha kanina ng bag ko. Siya yung dahilan kung bakit nawala yung pera. Saglit lang, Mare, ha? Si Ana to. Anak ko yan. Di posible yun. Hindi, siya talaga yun. Namumukhaan ko. Kasama yung mga barkada niya. Tinulak pa nga ako niyan eh. Anong ginawa ko sa'yo para gawin mo yun? Ha? Ibinigay namin na sa'yo. Nagkakaganya? Wala kang alam sa nararamdaman ko. Di mo alam dahil wala kang dito, wala kang panahon sa anak mo. Ang nagsinagawa ko lang naman sa para sa'yo eh. Para mapag-alat kita. Papatunayan ko sa'yo kaya ko. Kaya kong mabuhay ng isa. Kaya mong palitan yung pera pang pa-opera ng anak niya. Gagawa ko ng paraan kung kinakailangan. Masyado ka ng suwain at hindi ako naniniwala na magagawa mo yun. Wait lang, Mari, tama na yan. Hindi. Tama na yan, Mari. Atak na yan. Hindi ka makakabalik dito. Hanggat hindi mo napapatunayan na kaya mo na. Papatunayan ko kasi. Ano ko naman, Mari? Hindi ko naman alam na si Ana pala yun eh. Hindi ko alam na siya pala yung kumuha ng pera. Pasensya na talaga. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung ganyan. Swerte mo. May mami ka, may daddy ka, kumpleto ang pamilya mo. Samantalang ako, nanay na, sakit pa ako. Alam mo,
hangang-hanga ako sa'yo. Kasi, ang tapang-tapang mo. Alam mo, ay nakakaya mo lahat ng to. Manta lang ako, maliit lang ng problema, sumusuko na. Alam mo, ate, di ka naman hindi ang lahat para magbago. Madami pang panahon. Hindi na din na lang kasi kung anong gagawin ko eh. Simulan mo sa paggawa ng tama. Nandiyan ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Basta't lagi lang natin, basta't lagi lang tayong magdasal at tumawag sa Kanya. Kaya naniniwala ako sa iyo. Kaya mong magbago. Maraming salamat sa iyo ha. Kasi nagawa mo pa rin ako patawarin kahit ang laki ng kasalanan ko sa iyo. Sino ba naman ako para hindi magpatawad? Ngayon alam ko na kung anong gagawin ko. At gagawin ko yun sa tama. Sige, maiwan muna kita. Uwi muna ako sa bahay. Maraming salamat din. Sige, pahinga ka na. Dito ko na rin naman. Siguro pagkakataon na to para tanong sa'yo. Ganito ako sa akin, anak. Sa totoo lang po, Dad. Ganit pa rin po ako. Pero gusto ko na po kasi maayos yung tama ng loob sa gusto ko. Kaya kung susahin ko yun kapag papatawad ko yun. Kasi anak, eh, ako man talagang alam ko sa sarili ko may pagkukulang ko. Kaya sana mapatawad niyo ako ng nanay. Ano na po? Anyway, nabalitaan ko ang balita. Ano nangyari sa bata? May mga abusers, kailangan kumagin ng pera para matulungan siya magpapagod. So, magkano ba ang kailangan ano para, magkano halaga ba ang kailangan? Medyo malaki-laki po kasi siya sa 300,000. Sige, sisend ko na lang sa bank account mo. Talaga po? Ikaw pa ba eh? Malaki pagkukulang ko sa iyo, alam ko. Kaya sa kahit sa maliit na halaga, makabawi man lang ako sa iyo ng mama mo. Maraming salamat. Walang ano man yan, iha. Halika ta, sabay na kita. Paalis na rin naman ako. At ano yon? Sino? I-report ko po sana ang aking sarili. At bakit? Dahil po sa mga ginawa kong kasalanan. Anong mga kasalanan yan? Nagdroga po kasi ako, tapos nag-issue, nag-knockout. Pero ano nga bang pangalan mo? Ana po, Ana Lynn Aquino. Ilang taon ka na? 16 po. Sa edad mo ngayon, nagawa mo yung mga yon? Hindi ko po kasi alam yung mga pinaggagawa ko. Naguguluhan lang po ako. So, mapapatunayan mo ba yan? Opo. Pero dahil dyan, wala ka pa sa hustong gulang, hindi ka namin maaaring ikulong. Ikaw ay paiimbestigahan namin at ilalakad sa DSWD upang sila ang mag-assess ng iyong kaso. Gusto ko lang po kasi magbago na. Okay, yeah. Salamat po. Oh, natawag mo daw ako. Bakit? Kaaway mo na naman ba ako? Tony, pinatawag ka nila dito para sa anak mo, sa anak natin.
Eh, ikaw lang naman may problema eh. Ano, naniniwala ka ng pinsan ko lang yung naligang ko? Pwede ba? Huwag na tayong maglokohan. Alam nating pareho na hindi mo yung pinsan. Oh, sige, sige. Palagay na natin ganun. Alam ko naman daw mananalo sa bunga ng amin. Anyway, asa yung anak ko? Andun. Kamusta na? Malapit na daw siyang makalabas eh. Kasi masyado mo naman siyang minorte. Ikaw, napapabayaan mo na ang anak natin. Kaya nagkaganon yun. Pwede ba? Dahil sa ating dalawa, kaya nagkaganon yun. Hindi dahil sa akin. Hindi lang dahil sa akin. Wala kami pang oras sa kanya eh. Bakit ako lang? Ah, sige, sige, sige. Wala tayo magsisayang total. Hindi naman ito maayos. Hindi natin naayusin. Patawarin mo kung may pagkukulang ko sa'yo. Patawarin mo kung nilagawa ang kasalanan. Alam mo naman, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Kaya nga ito pinakasalan. Naku, naku, Tony. Tantanan mo ako sa kagaganyan mo. Pwede naman tayong magkaibigan lang. Mami. Naku, ewan ko sa'yo. Mahala ka dyan. Alam mo naman, ikaw lang ang babae sa buhay. Naku, tantanan mo nga ako! Ano ba yung ano? O, sige na nga. Uy, baby, pag... Sige na, ayan na. Naku, dalhin. Ate, ang pagpalang araw po sa aking lahat. Bawat tao sa mundo, may kanya-kanyang karanasan. Narito yung kalungkutan, kaligayahan, at problema sa ating buhay. Meron pong isang kapatid o sister natin na nais ibahagi yung kanyang karanasan na sa tulong ng ating Panginoon, napagtagumpayan nito. Tumayan po natin ang kanyang kwento, Miss Annaline Aquino. Palakpakan po. Una, nagpapasalamat ako sa inyong pagdalo sa atin. Pangalawa, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sapagkat nandito tayo at naging ligtas ko lang. Bago ko ipamahal ang aking buhay, gusto ko munang may gusto sana akong sabihin na isang magandang salita galing sa Diyos na matatagpuan sa John 3 verse. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos isang katawan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kais sa isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Itong magandang salita ng Diyos ay sobrang tumatak sa aking buhay. Kasama ko siya sa pagbangon ko na hanggang ngayon daladala ko pa rin. Ano nga ba yung mga ipinag? Kilala niyo na ako. Masasabi ko na ang buhay ko ay isang masalim. Paano ko nga ba nasabi masalim? Kasi unang-una, di ko po talaga alam kung anong nangyari sa buhay ko. Maski ako di ko nakilala ang sarili ko. Naging masalimot siya kasi naging masama ako. Naging masama akong tao, kaibigan, anak, sa lahat ng tao ng buhay. To the point na nagdroga ako, nagwisyo ako, nagnakaw ako, at ninakaw ko ang pera na dapat sana ay nakalaan sa magandang paraan. Pero nang dahil sa mga kaibigan ko, mga magulang ko, at sa bata na nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magbago, ito ako ngayon, napagtagumpayan ko lahat ko. Ito ako, bumabangon, sa tulong na rin ng mga kaibigan ko na hindi ako iniwan sa kung anong kinalalagyan ko. Maraming salamat sa inyo sapagkat kasama ko kayo hanggang ngayon. Hindi niyo talaga ako iniwan. Maraming salamat. Maraming salamat, Miss. Nawa, pinatutulang po tayo sa kwento ni Sister Annaline na lahat ng tao pwede magbago. Humingi lang po tayo ng tao at manalangin lamang sa kanya. Thank you po. Salamat sa iyong sa pagtatawala kung sa aking anyaya.
Naku, ano ba? Ano ka ba? Wala yun. Ako may din nagpapasalamat dahil sa kabila ng mga ginawa kong kasalanan sa'yo, sa pagiging masama kong tao sa'yo, nandito ka pa rin at di mo ako iniwan. Maraming maraming salamat. Salamat din sa'yo, naku. Alam ba, lagi ko hinihiling na sana na magbago ka na nung mga panahon na yun, saka lagi kang gabayan ni Lord. Salamat sa'yo. Maraming basta lagi lang ako nandito, ha? Salamat ka. Sige, mauna na ako. Sige. Ana, sandali. Ana, huwag mo na umalis. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko. Ako, wala na yun. Kalimutan na lang natin yun. Okay na ako. Nagbago na ako, kaya kinalimutan ko na yun. Kung hindi mo lang alam kung gaano ako binabagabag ng konsensya ko sa nangyari noon, sana bigyan mo ako ng pagkakataon na baguhin at itama ako ang landas na patutunguhan ko. Okay na yun. Napatawad na kita. Napatago na din yung sarili ko, kaya ako yun. Salamat, Ana. Sige. Mag-iingat ka. Salamat. Humingi ng tawad, pinatawad na kita. Kasi ano kita? Mami, parang nandito si Daddy, ibig ko sabihin, okay na kayo? Para sa'yo, nagiging okay na. Nak, tawarin mo ako sa nagawa ko sa'yo ng mama mo. Okay na kami, Daddy. Basta kumahalaga magkakami na po tayo. Halika, tingnan natin yung kwarto mo. Inanda namin ni mama mo yan. Oo, maganda ng kwarto mo. Oo, maganda. Sige-sige maglibang, huwag kang magpakaibang. Dapat ay itawan lang ang problema sa babae. Dapat tinihinda, hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pakinabang ang bigla lalayo. Kaya huwag nang uulit pa. Kaya huwag nang uulit pa. Kailan naman tayo, kailan ba matututo? Di sakit sa ulo, kaya huwag kang magpapaloko. Bakit ba ang bilis mo nang maniwala dyan? Kapag ba nadala sa'yong nakaraan? Ilang beses pa ba nakitang papayuhan? Ayoko lang naman na ikaw ay masaktan. Hindi kita sabi na down, down, down. Doon pumili ka kasi karamihan kasi na akong makuha madali. Ang kailinang mapakamot pag may nangate. Kaya ngayon parang mag-isip ka, pre. Huwag kang mangyamang lang, iiwanan ka na niya. Huwag kang mag-alala kasi marami pang iba. Idaan mo lang sa tawa kesa magpakatanga. Hanggang sa masanay ka na, kasi ganyan talaga sila. Baka di mo alam na hindi nabilang. Sa daliri ang binibining, sasaktan ka lang. Kaya easy ka lang, huwag kang magpakaibang. Huwag mong gawing mundo yung alam mo na tao lang. Alam mo yan, kaya huwag mo nang lukuhin ang sarili mo. Hayaan mo sila na maglaway kakasingin sa'yo. Hanggang sa silang lahat naman na mag-ahul sa'yo. Pag nagawa mo yan ay tsaka na ako bibigin sa'yo. Kalimutan mo na yan, sige-sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawan lang. Ang problema sa babae dapat tinihinda. Hayaan mo silang mag-ahul sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pakinabang ang bigla lalayo.
Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit pa. Gagamitin lang nila ang iyong pagiging sikat. Sabi ko sa'yo, di ba di lahat ay tapat? Na mga bitches na tanging riches, wag ni lahat ang pagkatao mo tang feelings. From the beginning, hindi ka pa. Luyo ka na pag gusto na pa sa kamay. Unti-unti kang gagamitin parang song keramay. Kaya tawanan mo na lang parigiyan ka. Walang dapat tayo, yung lalaki na iniiyak ka. Kaya hayaan mo sila na mahabol sa'yo. Para lang nila di tayo basta-basta baby sa'yo na. Kaya sa'kin makiwala mo sa'yo pa dya iba. Hindi na lang tayo po sa mundong natitira. Di ba sabi ko sa'yo wag nang uulit. Ang kulit mo rin kaibigan ka. Ilang beses na ang puso mo'y napunit.